yaman ng kalikasan, tanyag sa kanyang paraisong dagat na may sari-saring namumuhay. Ito ang 7,100 pulo ng malayang silangan, ang bansang Pilipinas. Pagdating sa marine life diversity, isa ang Pilipinas sa may pinakamataas na antas. Mga pawikan, balyena, lumba-lumba, pating, porpoises, pagi ay ilan lamang sa maipagmamalaki ng ating karagatan. Makapal na bakawan at mga ekta-ektaryang damong dagat ay siyang nagsisilbing tahanan ng iba't ibang buhay dagat. Ang kagandahan ng dagat sa Pilipinas ay hindi lamang turista ang naaakit. Kabilang narito ay ang makasaysayang sea mammal. Ang duyong, sirena sa paniniwala ng mga mangingisda. Mailap, mahiwaga ang duyong at tanging herbivorous na marine mammal sa buong mundo. Sa grupong sirena, nabibilang ang mga duyong, kasama rin ang 4 na uri ng manatees. Ang duyong ay lumalaki ng 3 metro ang haba at 400 kilogramo ang bigat. Maliksi ang katawan, makapal, banat at kayumanggi. Light brown ang kulay, rapa, pero nagiging kulay abo kapag tumatanda. Tulad ng ibang mammals, ang duyong ay may buhok na nakakalat sa kanyang likod, pero mas marami sa kanyang uso. Lumalangoy ng 5 kilometro bawat oras, sa 5 hanggang 20 metro ang lalim. Kailangan nilang huminga bawat 1 hanggang 4 na minuto, kaya't hindi sila nagtatagal sa ilalim ng tubig. Kadalasan nilang ginagawa ay kumain ng halamang dagat. Nakakaubo sila ng 25 kilogramo maghapon. Pati na ang ugat ay kanilang kinakain, kaya't nakapag-iiwan sila ng bakas na kung tawagin ay feeding trenches. 13 buwan silang nagbubuntis sa isang anak at 18 buwan itong sumususo sa ina. Sa ganito ay napagtitibay ang kanilang relasyon. 9 hanggang 10 taon ang kailangan para maabot ang sexual maturity, pero ang iba ay umaabot ng 17 taon. Mabagal ang kanilang pagdami at ito ay nasa 5% lamang sa 1 taon. At ayon sa mga siyentipiko, madali silang maubos. Dahil sa lumiliit na ang kanilang populasyon, ang komunidad o kahit ang mag-inang duyong ay bihira ng makita. Kung saan may labis na damong dagat, may mga puno bilang proteksyon sa malakas na hangin at malalaking alon ay matatagpuan ang mga duyong. Makikita sa dalampasigan ng 42 bansa. Sa paligid ng Indian at West Pacific Ocean, sa lahat ng sirenian species, ang duyong ang pinakakalat. Sa duyong, kakaunti lamang ang likas na nananalakay, katulad ng mga pating, buwaya, balyena. Pero wala nang lulupit pa sa bangis ng tao. Sila'y direktang tinutugis at hindi rin maiwasan ang pagkahuli sa lambat. Mga ipinagbabawal na pamamaraan ng pangingisda, katulad ng dinamita at cyanide, kaya't nalalason ang kanilang pagkain dahil na rin sa polusyon at hindi balanseng pag-unlad. Dahil sa bumababang bilang ng duyong sa buong mundo, ang International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources o IUCN World Conservation Union ay nagtukoy ng mga marine mammals na nanganganib sa pagkaubos. Ayon sa pag-aaral, ang buong isla ng Pilipinas ay dating pinaglalagian ng mga duyong hanggang sa taong 1970. Laganap ang direktang pagsasamantala. Ginagamitan ng sibat, lambat at kahit dinamita. Ito'y natigil lamang dahil sa mahirap ng hanapin. Ngayon ay hindi na inaasahan kung may mahuhuli. Di sinasadya na lamang itong pumapasok at nakukulong sa mga baklad na nakatayo kung saan maraming mga damong dagat. Kadalasan ay pagkatuyo, pagkalunod at walang awang pagkatay ang sanhi ng kanilang pagkamatay. Ayon sa paniniwala ng mga tumutugis ng duyong, mataas raw ang kalidad ng karne. Ang buto ay lunas din daw sa iba't ibang klasing sakit, anting-anting at ginagawang palamuti. Malaki ang naging epekto nito sa pagbaba ng kanilang bilang at sa ibang lugar ay nanganganib. Sa kasalukuyan, may 3 pangunahing lugar sa Pilipinas na maaaring paglagian batay sa pagsasaliksik. Ito ang Palawan, Quezon, Isabela at Southern Mindanao,
kasama ang Tawi-Tawi Group of Islands. Ang Palawan, sa kanyang lilim at lawak ng damong dagat, ay ang paboritong lugar ng duyong. Maaaring ito na rin ang tanging sanctuary para sa duyong. Sa napatunayang aerial survey na inilunsad mula 1985 hanggang 1991, dinagsa ang Palawan ng iba't ibang pagsasaliksik. Layunin ng mga ito ay makatulong sa kaalaman sa pangangalaga ng mga duyong. Lumitaw na ang Palawan ay isa sa mahalagang pinaglalagian ng duyong. Pero kahit sa lugar na ito, ang duyong ay walang kawala sa pang-aabuso ng mga tao. Kagyat namang nag-utos ang kasalukuyang pamahalaan na bantayan ang mga nalalabing duyong. Taong 1991, inatasan ang Department of Environment and Natural Resources o DENR sa pagtugon sa ganitong suliranin. Napagtibay ang Administrative Order No. 55 bilang proteksyon sa mga duyong. Ito ay kauna-unahan sa Pilipinas. Ang Pawikan Conservation Project, PCP, sa ilalim ng Protected Areas and Wildlife Bureau o PAWB ng DENR ay tungkuling sagutin ang mga problemang kinakaharap ng mga duyong sa ating bansa. Ang pagsasaliksik, paglilipon at pangangasiwa ng impormasyon, kampanyang pag-aaral ay ang mga pangunahing programa ng proyekto. Noong 1977 at 1986, ang Toba Aquarium Japan ay nag-ampo ng dalawang duyong, kauna-unahan na captive breeding experiment sa larangan ng serenology. Upang maligtas ang mga duyong mula 1991 ay nagsimula ang masusing pangangalaga. 1994, ang DENR ay naglikha ng Interagency Task Force on Marine Mammal Conservation, isang pambansang pagkilos upang tugunan ang krisis ng duyong. Ngayon, sa kabila ng tulong ng pamahalaan, ang kinabukasan ng mga duyong ay nananatili pa rin sa karimlan. Tayo na rin ang dahilan kung bakit nabura ang iba pang mahalaga sa ating ekolohiya. Ngayon, ang duyong naman. Tayo rin ang tanging magliligtas upang mapanatili ang likas na yaman ng mundo. Pagtulungan nating maisakatuparang masagip ang duyong at nasa masiglang partisipasyon ang katiyakan nito. Kung hindi tayo, sino? Kung hindi ngayon, kailan? Ito na ang ating huling pagkakataon. Pag-isahin ang ating mga pangarap sa pangangalaga ng mga duyong. Tiyakin natin na sana maaari silang mabuhay ng matiwasay kasabay ng tao. Mapawi ang takot. Nasa pagkakaisa ang lakas. Nasa pagkilos ang bukas. Sagipin ngayon ang mga duyong.